Magandang araw! Ako ang inyong guro, si Ma'am Melanie, na siyang magiging guro ninyo sa Mathematics 3. Natutuwa ako at makakasama ko kayo sa talakayan, hatid ay pag-asa at dunong sa inyo. Bago tayo magsimula, kuhain muna ang module sa Mathematics at buksan sa pahina 21. Tayo ngayon ay nasa ika-apat na linggo na may paksang pagpapakita, visualizing, at pagbibigay ng magkatumbas o equivalent na fraction. Sa nakalipas na aralin ay napag-aralan mo na ang paghahambing ng dissimilar fraction gamit ang criss-cross method o cross product. Sa araling ito ay matutuhan mo ang pagtukoy ng sa magkatumbas o equivalent fractions sa pamamagitan ng mga modelo at gamit ang criss-cross method o products. Basahin mo ang sitwasyon sa ibaba. Suriin kung paano ang pagtukoy ng magkatumbas o equivalent fractions. Narito ang sitwasyon. Gumuhit sina Joy at Jan ng parihaba na magkapareho ang sukat at laki. Hinati ni Joy ang kanyang iginuhit sa apat na magkakaparehong laki. Hinati naman ni Jan ang kanyang iginuhit sa dalawa na magkakaparehong laki. Pinulayan ni Joy ang 2/4 na bahagi ng kanyang iginuhit. At 1/2 naman na bahagi ang kinulayan ni Jan sa kanyang iginuhit. Sinabi ni Joy na mas malaki ang bahagi ng kanyang kinulayan kaysa sa kinulayang bahagi ni Jan. Tama ba ang sinabi ni Joy? Bakit? Tingnan kung paano ipinakita ang pagtukoy ng magkatumbas o equivalent na fractions. Dalawa ang bahagi na nakulayan ni Joy mula sa apat na magkakaparehong laki. Samantala, isa ang bahagi mula sa dalawang magkakaparehong laki ang kinulayan ni Jan. Makikita sa modelo na ang 2/4 at ang 1/2 ay magkatumbas na fractions. Maaaring gamitin ang criss-cross method para matukoy ang magkatumbas na fractions. I-multiply ang numerator ng 2/4 sa denominator ng 1/2. I-multiply ang denominator ng 2/4 sa numerator ng 1/2. Ang sagot sa 2 times 2 ay 4 at ang sagot naman sa 4 times 1 ay 4. Dahil dito, matutukoy mo na ang 2/4 at 1/2 ay magkatumbas o equivalent na fractions. Tingnan naman ang iba pang halimbawa kung paano ang pagtukoy ng iba pang magkatumbas na fractions. I-multiply ang numerator at denominator ng fraction sa magkaparehong bilang upang matukoy ang katumbas. Ang mga fractions na 6/10, 9/15, at 12/20 ay tinatawag na magkakatumbas o equivalent fractions ng 3/5. Narito mga bata ang mga gawain na inyong gagawin. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang mga modelo ng fractions, ibigay ang katumbas na fraction ng mga modelo na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. So, meron tayong apat na bilang para sa gawain ito. Ang susunod naman na gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gamit ang criss-cross method o cross product, tukuyin kung ang mga pares ng fractions ay magkatumbas. Isulat ang M kung ang dalawang fraction ay magkatumbas at o equivalent at DM naman kung hindi magkatumbas. So, meron kayong siyam na bilang para sa gawain ito. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo, gamitin ang criss-cross method o cross product upang matukoy ang nawawalang bilang sa mga pares ng equivalent fractions. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. So para sa gawain ito, meron kayong siyam na bilang para sa pagsasanay na ito. Then, ang huling gawain, gawain sa pagkatuto bilang apat, buuin ang talahanayan sa ibaba. Magbigay ng equivalent fractions upang makompleto ang talahan na yan. Gawin ito sa iyong kwaderno. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!